So, dito na kami. Plano namin dito ilagay. Yan. Kasi dito yung daanan eh. Ayan yung mga daanan ng kotse, paikot. Yan. Tapos tricycle station. So, para pagliko mo, kita agad. Nakapaskil agad. Eh kung dito kaya, tago no? Tago yun. Dito mas kita no, sa taas. Oo. Ngayon agad yung bubungad no? Sige, sige. Yan, dito dumadaan yung mga kotse. Tapos, dun yung tarpaulin natin. Yan. So, ayos. Mas madaling makita ng mga tao. Okay, so alright. Back to bahay. Pero gabi na. Ngayon lang ulit tayo nakapag ano sa camera. 8:30 na lang gabi, si Pixar and si Teens, mag-overnight sila sa Alabang. Tayo naman, mag-overnight tayo sa bahay ni Mama sa BF Resort. Dahil si Risa, yung kasakasama ni Mama sa bahay, nagpaalam mag-day off / overnight. So tomorrow pa babalik si Risa, so magdamag ngayong gabi, walang kasama si Mama. So, kailangan natin pumunta doon para samahan siya just in case magkaroon ng emergency or may kailangan si Mama. At least nandun lang tayo. So, tamang-tama rin naman nawala dito si Pixar at si Teens. Doon tayo sa bahay ni Mama. Though may option naman si Mama, pwede naman siya mag-overnight dito kung gusto niya. And I think sa utol kong babae pwede rin. Pero sabi ko kay Mama, ako na lang pupunta ron instead na sunduin ko siya. Doon na lang ako mag-i-stay para at least hindi na siya mag e-empake or ano ng mga damit niya, no? Tayo na lang. Total, tayo nakaligo na, ready to sleep na. So, yun lang naman, mag-overnight time. Then, pagbalik ni Risa tomorrow, babalik na tayo dito. And, meron din naman kasi tayong party trays tomorrow na delivery. So, kailangan din talaga natin bumalik. So, ayun, going back, yung pinaskill namin ni Richie kanina, dito sa Royal South, yung duplex, under construction pa po siya, pero pwede na rin po siyang ibenta for pre-selling. So, mas cheaper ang price niya ngayon for 7 million na pre-selling. Kasi syempre, once na-build na yung house, I think mas mag-i-increase pa. So, mas magandang opportunity to na kung sino man ang interested sa inyo, i-grab niyo na yung opportunity dahil very brand new to, no? Under construction, again, sabi ko nga, under construction. And kung gusto nyong i-check, i-check nyo yung mga previous vlogs ko, chine-check natin yung progress ng duplex na yun, no? At least once a week, no? So, I think ang expected tapos niya is late this year or early next year. Yun yung expected na matatapos yung ano. Pero, for the time being, yun nga, pre-selling siya. At ipopost ko po dito sa screen yung details po ng itong pre-selling house na to na duplex, no. And also yung sa BF Almansa, for sale pa rin po siya, nandiyan pa rin naman po siya yung bungalow natin, and isa rin po yun sa chine-check natin from time to time, meron din po tayong mga nagiging viewing. Pero ayun, kung interested din po kayo, ito rin po yung details ni bungalow sa BF Homes Almansa naman po ito. Pero parehong binibenta pong properties, parehong nasa Las Piñas area lang po. Okay, so prepare na tayo para pumunta kay na Mama. Mga ano lang naman to eh, mga 10-minute drive, 10 to 15-minute drive, depende sa traffic. Pero by this time, wala nang traffic yan. And siya nga pala, bukod sa properties na nabanggit ko na for sale, ang aming tinsel pan at Ready Hit Go, tuloy-tuloy pa rin naman po every week. Si Ready Hit Go, nakapag-post na tayo sa social media pages natin ng
mga offerings natin. I-share ko rin po dito sa Facebook. Ito po yung mga offerings natin for this week. Yan. So, bukod dyan, si Tinsel pa naman, tuloy-tuloy pa rin naman pong pagtanggap natin ng orders dahil frozen naman po yung mga ino-offer natin kay Tinsel pa. And also the party trays, no? For Ready Hit Go, siguro by this time na ma-upload ko yung videos, yung pinost nating offerings, nagkaroon na ng cut-off, no? So, shinare ko lang naman din sa inyo para may idea kayo ano-ano yung mga ino-offer natin for Ready Hit Go. So, ayun. Drive muna tayo papunta kay Mama. And dun tayo mag-i-stay for the night. Bago tayo pumunta kay na Mama, total dito tayo sa BF Resort. Bili muna tayo ng milk tea. Paminsan-minsan makapag-milk tea ulit tayo. Hello. Tapos na natin i-deliver yung party trays. Yun nga pala ay kuchay dumplings and lumpiang Shanghai. So yung client natin, makeup client din ni Teens, na umorder ng party trays sa atin, no. So tapos na tayo doon. And kung makikita nyo, ang dala nating kotse is iba. Kotse po ito ng uncle ko na nasa Amerika. Kaya ko po ginamit ito dahil magiging dual purpose yung naging lakad natin. Una nga yung party tray, no? So, sinabay ko na lang yung party tray kasi ang pinakapakay natin dito is ipaparehistro natin to sa LTO. Kasi yung plate po neto, yung plate number po neto, nag-e-end sa number 8. So, ang ibig sabihin po nun, for the month of August, which is ngayon, pwede mo nang ipa-car registration. So, yearly po ito. Every year for the month of August, magpaparehistro ka. So, yun po ang pakay natin sa LTO ngayon. So, yun, nakakuha na rin tayo kasi ng opportunity, no? Dahil yung delivery ng party tray natin, nandito lang. So, malapit lang tayo sa LTO. So, isinabay na natin. So, Tito, gagawin na natin ngayon yung ano, pagpaparehistro na ito para pagbalik niya sa November, all is good na, no? Pwede nang ibiyahe ulit, no? So, pwede pa naman ngayon itong month of August, pero syempre sa September, hindi na pwede. And kung malilate ka ng pagrehistro ng September o October, may penalty pa. So, gagawin na natin today. Total, natapos naman natin yung party trays natin. Ito na ngayon yung sunod na asikasuhin natin. So, ayun, kita-kits tayo sa LTO. Okay, dito na tayo sa LTO. Yan, daming kotse. Yan, lahat ng mga karaniwan ngayon, mga number 8, nagpaparehistro. Di ko lang alam paano sa motor, no? So, ito nga pala yung kotse ni Tito. Nakapila tayo para sa smoke emission. So, ito yung first step. Ipapa-smoke emission test natin. Tapos, pag pumasa, doon na tayo next sa may window doon sa LTO. Yan. Para tutuloy-tuloy na yung proseso. So, inaantay lang natin yung turn natin para i-check nila for smoke emission. Parang ganyan yan. Even yung mga motor, chine-check yung mga smoke nila. Para kung smoke belcher ka ba o hindi, no? Tapos pag hindi ka pumasa, ano mo ulit, ipa-check mo yung kotse mo, either ipa-change oil mo, pa-check mo yung tambucho mo, palinis mo, para pagbalik mo rito, pag tinest nila, pumasa ka na. Ayun. Yun nga lang, panibagong bayad yun. So, ayun.
Ito yung binili natin sticker sa Switzerland, oh. Kumupas na. Hindi yata talaga to pang kotse, no? Pang mga indoors lang yata to. Ako madalang ako magdikit-dikit ng kung ano-ano, no? Sa bahay, sa kotse. Pero yung exception na yun, no? Dahil sobrang na-impress talaga ako sa bansang Switzerland yung huli namin bakasyon. Kaya doon pa lang naisipan ko bilhin yung sticker na yun at sabi ko na ikakabit ko yun sa likod ng kotse. Which ginawa naman natin, kaso lang parang hindi talaga pang kotse yung sticker na yun, no? Dahil ulan araw yun, nangupas na. So hindi na masyadong pansin unless yun kanina malapitan lang inano na natin ng camera, no? Pero again, yun nga, no, kung may chance kayo, may opportunity kayo makapunta ng Europe, isasuggest ko na isama nyo yung bansang Switzerland sa pupuntahan nyo. Dahil grabe, sabi ko nga kay Tinsel, eh, yun yung bansang hindi ko makakalimutan at ano, yung naging trip namin. At siguro sa lahat na ng mga naging trip ko, no, mapaibang bansa, no, Switzerland siguro yung number one, no? Or hindi siguro, Switzerland yung number one. Dahil ano lang, no, nasa bus ka pa lang, busog na yung mata mo, no, sa view. Bawat lingon mo, eh, napakaganda ng ano. Ano ko kasi ako, no, nature, mas gusto ko, pag namamasyal ako, mas gusto ko ang nature. Yan, yung mga scenery, yung architecture, nature, yan. Mas gusto ko nagsa-sightseeing kaysa yung pupunta sa Boracay, Palawan, magbe-beach. Mas preferred ko na nag-e-explore ng iba't ibang wonders of the world, yan. So, yun lang, shinare ko lang. Kasi ilang beses ko nang napapansin na nga pala, kupas na. Sana nakahanap tayo ng sticker doon na pangkotse talaga, yung caliber ng pangkotse. Pwede naman tayo magpagawa rito. Pwede tayo magpa-personalize. Pero iba pa rin yung alam mo sa sarili mo, doon mo binili. Yung sticker na yun, doon talaga galing. So, ayun. Pa-laundry muna tayo. Laundry, and then hahatid natin yung baseball gamit ni Pixar sa bahay ng kapatid ko. Dahil later, meron silang baseball practice. Depende sa weather, no? Kung umulan, canceled, mas mapapaaga uwi ni Pixar. Okay? I-check natin yung pinaskill nating for sale. Yan. Kita na agad, oh. Yan. So, since pinaskill natin yung tarp na yon, meron na bilang naman natin, eh, meron na tayong naging two colors, no? Mga nag-inquire lang. Una, tinanong nila saan siya, and then yun nga, no, tinanong nila yung mga details ng ano. So sinagot naman natin, and then that's it. Yung isa pala tawag, yung isa text message, yun. So may dalawa nang nag-inquire. So yan, hopefully mag-ramp up, dumami yung mag-inquire, and yun, eventually may maging interested, makabili sila ng pre-selling. Pero kahit naman hindi nila mabili ng pre-selling, pag natapos yung construction ng bahay, yun, ibayin siguro natin yung tarp na gawa na yung bahay, and then pwede na yan for viewing. Pero yun nga, malay mo, habang under construction, maibenta agad, much better. Yun. So okay, dito muna tayo sa laundry shop. Ano muna natin, i-drop muna natin yung mga labada. Hi, good morning. Iwan ko lang tong gamit ni ano, Pixar. Ah, meron sila Facebook. Baka lang, kung walang ulan, malalaman natin. Okay, na-drop na natin.
yung driver ng kapatid ko, mabait yun, tsaka masipag. Yan. Magkasama na kami sa gym ulit, na ipilit natin. So ano ngayon, Friday, magla-lunch lang si Teens, ako mag-i-snack, tapos susunduin ko na si Pixar. Dahil out niya na in a few hours. Malapit na kasi yung birthday niya. Nagre-request siyang kunin na tong kwarto niya. Ayan. Ito kasing room na to, office to ni Diesel. So, yung ginawa tong bahay na to, originally, room talaga to ni Pixar. So, since hindi pa naman siya nag-ano ng sarili niyang room, ginawa muna ng office space ni Diesel. So, ngayon, malapit na yung birthday niya. Kusa na siyang sinabi sa amin na gusto niya nang gumamit ng room. So, ito, nag-aayos na siya ng gamit. Na one by one niya na yung mga gamit. And then, si Tinsel, nag-sisialbalutan na, no? Nilalabas na pa isa-isa yung mga gamit niya. So, hinayaan din namin si Pixar ayusin ng gusto niyang arrangement para matuto rin siya mag-organize. Lumalaki na talaga to. Nagkakaroon na ng sariling ano. Ang bilis ng panahon.